Hi brothers and sisters, a good and godly day for everyone. And again, this is Pastor Angelo Cantuba, and we are on our sixth devotion for the week. And I'm grateful to God because He is sustaining us, especially me, in feeding the flock, even in a remote manner. So continue to pray for me that I'll be strengthened continually by the Lord and to be preserved, especially in my health. So dire-diretso na po tayo kasi target ko ngayon maka 25 minutes lang or 20 minutes max. Our topic today is in Romans chapter 12. Let's pray. Father, we pray that you speak to us this day, Lord God. Grant us, Lord, your wisdom and knowledge continually, and may the power of your Holy Spirit illuminate our minds and convict our hearts. Rebuke us if need be, encourage us, and direct, Lord God, our hearts and our minds, Lord God, and continue to allow us to grow in holiness through your word. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin ko lang, no? Romans chapter 12, sa verse 9 tayo hanggang verse 21. Verse 9, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. May the Lord bless the reading of his word. Previously, we've studied this passage, especially the first few verses. Nagkaroon ako ng preaching about Romans 12, 1 and 2 and so on and so forth. And just a review, no? The chapter started with this statement. In view, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercies, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Part of our worship unto the Lord is our holy living, yung ino-offer natin ang ating katawan na magamit sa kabanalan, every aspect of it. And it is very fitting ngayon sa panahon natin kasi last time I checked, we're still living in this world. Nandito pa tayo sa mundong makasalanan, mundong puno ng pighati at ng corruption. Kaya hindi lang to sa audience ni Paul and the letter of Romans, kundi para sa atin din sa napapanahon ngayon. And he continued in verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, huwag na tayo umayon sa kagustuhan o sa kalooban o sa gawiin ng mundo. Ngunit, magbago tayo ng pag-iisip. Yung renewing of the mind or changing the way we think is talking about repentance. Yung metanoia, changing the way we think from the mind of the world to the mind of Christ. So, ito yung simula ng chapter. Talagang i-establish dito na iba na tayo. Hindi na tayo kagaya ng mundo. Malayong-malayo na tayo sa mundo. For whoever is in Christ is a new creation. The old has gone, the new has come. And sabi rin, for I am crucified with Christ, I no longer live, but Christ lives in me. So may bago na,
bago ng nilang may bago ng pamumuhay. After that, break down dito ni Paul kung paano ito mangyayari o kung paano natin ito i-act out. How do we put this into practice? Unang-una sa church, sa body of Christ, in our service, in humility. Yung key verse dito na gusto kong tignan is verse 5 ng chapter 12. So in Christ, we though many form one body and each member belongs to all the others. No man is an island. If you're a Christian, you must be involved in a church and flourish and be edified and edify your brothers and sisters in Christ. Kaya sa verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. Meron tayong mga giftings na binigay ng Panginoon na hindi natin magamit sa katawan ni Kristo for the edification of the church. So, marami tayong dapat gawin. Marami tayong dapat gampanan. Hindi tayo maubusan ng trabaho, especially sa katawan ni Kristo. Ngayon, bakit ito sinundan ng instruction about yung mga practical things na kailangan natin gawin? Kasi hindi nagtatapos apat na sulok ng church ang ating service. And gaya ng sinabi ko nga, no, nandito pa tayo sa mundo, namumuhay pa tayo sa mundo. At dahil nga dyan sa corruption ng mundong ito at sa kasalanan yung sinful nature nandito pa, no? Kumbaga, at work pa rin yung temptation, ang kaaway natin pinipilit pa rin tayong ibagsak. Ano yung kailangan natin gawin? And Paul addressed this in a very practical manner to put our love into action, to put our faith into action. So he started in verse 9 with this. Love must be sincere. Love must be sincere. If we are children of God, sabi sa 1 John, the world will know that you are my disciple if you love one another. Doon tayo malalaman na tayo mga Kristiyano, mga taga-sunod ni Kristo pag nagmamahalan tayo sa isa't isa. Pero i-breakdown natin. Sabi ito, love must be sincere. What does it mean? It should be sincere. Kailangan totoo, hindi hypocritical. In what way? If we say we love our brothers and sisters, yet we hate our enemies, we are being hypocrites. Ngiting ko ha, kung sinasabi natin mahal natin, yung mga churchmate natin, mahal natin sa buhay, yung mga yan, tapos hinihate natin yung mga hateable, yung mga kaaway natin, we are being hypocrites. Ano bang sabi ni Christ in Luke? Sinabi niya, love your enemies. At dun po pinanggagalingan ni Pablo, yung teaching na yun. Kasi sabi ni Christ, kung kaya mo lang mahalin yung kaibig-ibig, yung mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, o kung ngayon, churchmate mo lang, o yung Kristiyano lang, kaya rin gawin ng mga tao yan. Ordinary tao, kaya nilang, kahit yung pinakamasamang tao sa mundo, kaya mahalin yung nanay niya. Kaya nilang gawin yon. So, anong difference meron tayo sa kanila? The difference is this, that we ought to love our enemies. Let's continue. Sabi dito, pero may warning, we must hate what is evil and cling to what is good. We must abhor evil. Nandun naman eh. Let us hate evil. Huwag nating mahalin sa madaling salita. At panghawakan natin kung ano yung mabuti. Ano pa ibig sabihin nito? Nagkaroon tayo ng abhorrent attitude towards evil. Talagang kamuhian natin yan. Pero, yakapin natin pa rin yung mabuti. Kasi kung hindi natin niya yakapin yung mabuti, i-hate lang natin yung masama. Ano mangyari? Wala tayong difference sa mundo. Kasi kahit yung pinakamasamang tao, galit sa kapwa magnanakaw. Yung magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Anong kinaiba? Kailangan meron kang paradigm shift. Hindi mo lang hini-hate yung evil, pero minamahal mo yung mabuti. At anong pinakamabuti? I-hate mo yung kaaway mo? Ang sinasabi dito, sinimula ni Kristo, love your enemy. Yes, it is hateful na yung mga ginagawa ng mga kaaway natin o ng mga nagkakamali, hindi talaga maganda yan. Na ayokong i-apply dito yung sinasabi ni Mahatma Gandhi, love the sinner and hate the sin. Hindi ganun eh, hindi. You can abhor evil, you can hate evil, yet ginagawa mo pa rin yung mabuti. Sa paanong paraan? Huwag mong gawin yung ginagawa ng masama. I-elaborate ito mamaya ni Paul.
And sabi dito, honor one another above yourselves. Anong paraan? Humility. Huwag nating unahin yung mga kapritso natin. Mutual edification, especially in the context of the church. Especially in the context of being a Christian. Huwag tayo yung magpauna. Lalo sa panahon ngayon, no, parang hirap ito i-apply. Pero ano yung mas mahirap na posisyon? Yung panahon natin ngayon o yung panahon ng mga naunang Kristiyano in the first century church in which they are being persecuted left and right. Hindi lang sakit ang kalaban nila, kundi literally may threat ng kamatayan, even martyrdom, kasi pinipersecute sila. But yet, dito sinulat ni Pablo itong mga bagay na ito. Love one another, honor one another above ourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Huwag tayong mawala ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil we have a lot of reasons na mawala ng gana eh. Isipin mo, ang command dito ni Christ na nireiterate ni Pablo is to honor other people above yourself. Ba nakakapagod yan? Nakapagod yung ako na lang lagi iintindi, ako na lang lagi magpaparaya. Eh, yung sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, hindi ba pwede magpadaya na lang kayo? Magpalamang kayo? Bakit kaya ganun? Kasi tayo mga Kristiyan, yung makakagawa lang nun dahil sa humility na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Dahil sa love na pinagkalob sa atin ng Panginoon. At doon natin na-apply yung fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yun ang kinaiba natin sa mundo. Yung mundo walang ganong bunga eh. Tayo meron. That's why, huwag tayong mawalan ng kasipagan o ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sabi dito, keep your spiritual fervor. Ano yung fervor? Yung burning desire, yung fire sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ito yung ini-spiritualize yung fire na fire fall down or kailangan manginig ka o gumulong-gulong ka dyan o mag-iiyak ka o kung ano pa man. Hindi yun eh. That's not it. Yung fervor dito na tinutukoy is yung it is not superficial. Hindi yung mainit lang tayo pag praise and worship o pagkantahan, pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon in practicality, for example, in service, physical work, nawala na tayo ng gana. Unang-una, yung fervor natin in serving the Lord through our prayer. Pangalawa, in reading His Word. These are spiritual disciplines. Kung magkakanta tayo dito, halos maputol na yung mga litid natin kakakanta dahil, wow, on fire. Pero wala naman tayong desire mag-aral ng salita ng Diyos. Niloloko natin ang mga sarili natin. That's not fire. Maaaring spark, pero not fire. Yung spiritual fervor na pinag-uusapan dito ay yung matinding desire to serve the Lord. And it starts on how we study His Word. It starts on how we spend our time in prayer. In verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. How do we break this down? Sabi dito is yung tatlong bagay na binasa ko. Joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Our blessed hope is in Christ. Na kahit anong mangyari sa mundong ito, mamatay man tayo sa mundong ito, in any manner, maaaring matulog tayo mamayang gabi, hindi tayo magising bukas, anong pag-asa natin? Ang pag-asa natin ay si Kristo. That He already paid for our past, present, and future sins. He has justified us through His death, burial, and resurrection. At makita natin dito na ito po ay isang dahilan para tayo mag-rejoice, maging joyful. Mahanap tayo ng external reason, temporal reason to rejoice, lalo sa ngayon, sa paligid natin. Ang daming namamatay sa paligid, literal, ang daming nagkakasakit, ang daming nagugutom. Anong joy makukuha natin doon? Sa totoo lang, wala.
But if we focus on our blessed hope, which is in Christ, na sinabi ni Pablo sa, hindi ako nagkakamali, in Thessalonians, ito yung mag-guard sa isipan natin, yung hope, the blessed hope in Christ, na kung mamatay man tayo, mawala man tayo dito, tayo iligtas na at makakasama natin siya. Pangalawa, patient in affliction. Patient in affliction. Grabe yung patience nung tinigitan ko sa Greek. Hupomeno. Yung definition niya kakaiba. Hindi lang ito yung mag-persevere ka, mag-patuloy ka, o magtiyaga ka. Ang nakita ko dito, isa sa mga definition is to remain behind, to stand ground, to endure. Pero parte po nun is to suffer, to remain behind, to stand your ground in affliction. Parang brutal, no? Hindi ka aalis kung nahihirapan ka na, mananatili ka pa rin. Ang tanong, saan ka tatayo? Saan ka magre-remain? Dalawang bagay po yung nakikita ko dito. Una-una, kung may tatayuan tayo, tandaan natin ang salita ng Diyos, ang pananampalataya natin kay Kristo. Sabi nga nung isang popular song ng 90s or early 2000s, sabi, "My faith is like shifting sand, so I stand in grace." Kate Moon Scholl ang kumanta nun. Medyo controversial yung song kasi sinabi na niya, inamin na niya that her faith is like shifting sand. Para itong tawag dito, nakatayo sa buhangin. And sabi dun, pag nakatayo ka sa buhangin, hindi ka totoong mananampalataya. Pero binawi niya sa pangalawang linya, sabi, "So I stand by grace." Sa biyaya ng Panginoon. Pero ano yung sinasabi ng Biblia? Sabi ng Biblia, kung sino lamang ang nakikinig, in Matthew 7, makita natin doon, no? Paraphrase ko na lang, kung sino man ang nakarinig at ito'y sinagawa, yung kaaran ni Kristo, eh sila ay parang mga tahanan o mga bahay na nakatayo sa bato. Ang pundasyon ay nakatayo sa bato. That's how we view yung ating pag-endure sa hardship, sa persecution, sa trouble. Nakatayo tayo saan? Sa bato. Hindi sa buhangin. Ang ating mananampalataya ay solid. How? By putting into practice the teachings of Christ. Doon natin makita yun. Pangalawa, faithful in prayer. Pangatlo pala, faithful in prayer. Una, joyful in hope, patient in affliction. The third, faithful in prayer. Tapat sa pananalangin. Sa ating pananalangin, mga kapatid, makita natin yung turo ni Kristo in Luke chapter 18. Sabi dito, "Did Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, 'Grant me justice against my adversary.'" Doon na tayo sa dulo. So verse 6, "And the Lord said, 'Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen one who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, why will he find faith on earth?'" Yung unjust judge dito na tinutukoy ni Kristo was able to grant justice dahil sa consistency sa prayer ng widow. Ano pa kaya ang isang mabuting hukom? Our Father in heaven, in which is for us, not against us. Ano pa kaya yung hindi niya maaring maigrant sa atin according to His will? So we have an access in prayer kay Christ. As Christians, He listens to our cries. He listens to our prayers. So let us be consistent in praying to Him. Let us be faithful in prayer. Lalo ngayon, no? Sabi ko nga, buhin natin yung spiritual discipline natin in Bible reading and in prayer, para kapag dumating yung mga pagsubok ngayon nito,
tatag ang ating mga pusisipan. Let us seize the moment. In verse 13, sumunod dito, another practical application is share with the Lord's people who are in need. Ngayon, lalong-lalo na, no? Kung may mga kamag-anak tayo, madali nating tulungan eh. Pero huwag natin kakalimutan yung mahal natin sa buhay sa kay Kristo. Tayo magtulungan, tayo mag-provide mga pangailangan ng bawat isa. Let's check on each other. Kamustahin natin, ano, may sasaing pa ba kayo? Nakarating na ba sa inyo yung pabigas ng barangay o yung tulong mula sa gobyerno? Kung hindi, o ito, meron pa akong extra dito. That's very practical. Pero gusto ko rin silipin natin yung sa dulo na sinabi dito, practice hospitality. It's not all about God's people na tayo yung magtulungan. But rather, practice hospitality. In Greek, yung word na ginamit is philonexia, which means yung hospitality, love to strangers. Love to strangers. Hindi lang yung mga mahal natin sa buhay. Hindi lang yung mga churchmates natin o yung mga kapanalig natin, kamananampalataya natin. Pero pati yung mga hindi natin mag-anak, hindi natin ka-church, tulungan natin sila kung may kakayanan tayo. Let us love them. Kung hindi man monetarily or materially, let us pray for them. In verse 14, sabi, bless those who persecute you, bless and do not curse. Napaka-practical naman ito at napaka-obvious. Anong kailangan gawin? Bless. Bless. What does it mean? To bless. Eulogeo in Greek, which means to speak well. Parang hirap nito, no? Inaabay ka na, pinipersecute ka na, wala pang sasabihing masama laban sa kanila. Sometimes, pag titignan natin, imposible na mga pinagagawa nito ni Pablo sa mga taga first century church. Ang hirap. Pero anong nakita natin? Anong hindi natin nakita? Ito sinasabi ni Pablo, sinabi ni Kristo na, no? Sa kanyang mga aral, na gawin natin because we are not of this world. Hindi tayo citizens ng mundong ito. Kakaibang tao tayo. And ito yung magbibigay sa atin ng difference sa mundo. More on this later. And then sabi, do not curse. Huwag natin silang sumpain. I hope sa panahon na ito, no, napapaisip tayo, lalo na sa very controversial issue na kinakaharap natin ngayon sa bansa natin dahil kay Coco, Pimentel, at sa anumang bagay. More on that later. Verse 15, sabi, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Basically, empathize with them, sympathize with them. Kung sila ay masaya, edi magsaya tayo kasama nila, ang ating mga kapatid. Sa panahon na may kalungkutan, let us not be insensitive, but also let us mourn with them. Let's continue. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Mamuhay tayo na may kapayapaan sa bawat isa. At huwag nating isipin, huwag tayo magyabang, huwag nating isipin na mas mataas tayo sa ibang tao. No. We should be servants. Alipin nga eh, ang ginagamit ng terminology. Alipin lang tayo ni Kristo. We should serve. In verse 17, binalik dito yung idea of not cursing but blessing. So verse 17, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. It is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Sa totoo lang, kagabi, habang nababalitaan ko yung nangyari kay Coco Pimentel at yung sa pati doon sa isang kongresista, yung party list representative na si Go, I forgot the name. Nalungkot ako eh, dahil talagang mali yung ginawa nila sila. Nag-ingat lalo si Coco Pimentel. He placed himself and his everyone around him, especially his wife and child,
yung mga tao sa hospital, mga nakasalubuhan niya in grave danger. Nakagalit, as in nakakulo ng dugo, nakafrustrate. And nakakainis, lalo kapag nakita mo yung mga post sa social media, yung galit ng mga tao, madadala ka eh. At lalo yung syempre, sasabayan ng ibang politiko yan, gagawing political propaganda, talagang kulang na lang eh i-lynch nila o kuhain yung tao at patayin right there and then. Habang tinitignan ko to, I have to step back and tignan ito in the right perspective. Sabi ko, paano kaya kung ako yun? Ako si Coco Pimentel, makanganak yung asawa ko at papanik ako at gusto kong magawa yung tama, which is to be a responsible husband. Siguro naisip ko, maaaring hindi ko na rin maisip yung nasa paligid ko, maging selfish na rin ako. Maybe I could have done worse. At ang dami sasabi na si Coco Pimentel, bobo, ginagamit yung mga harsh words dahil hindi siya nag-iisip, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Well, if I would judge the situation, he deserves all those words. Talagang deserving siya sa mga salitang yun. In fact, kailangan nga siyang maaresto at makulong para sa akin. Kung ako lang. Nga lang, hindi ako mapakali. Hindi ako magkaroon ng kapayapaan sa nararamdaman ko. I am convicted with these words. Nagre-reverberate sa mind ko ito. Na ano kayang gagawin ni Kristo kung siya'y nasa posisyon na yun? Ng mga disipulo kung sila'y nasa posisyon na yun? Unang-una, syempre, ang tinuturo sa atin dito is hate what is evil, but cling to what is good. Pero ito nga yung sinasabi ko kanina eh. Ang difference natin sa nag-hate sa evil na hindi mananampalataya, we have the ability to cling to what is good, to cleave to what is good. Yakapin yung tama, yung dapat gawin. Hindi lang natin hinihate yung evil, but we act in righteousness. Kaya dito, yung sinabi sa verse 14, bless those who persecute you, bless and do not curse. In the context of the book of Romans, the epistle na ito, sa sulat ni Pablo sa taga-Romano, napakahirap ito sa position din nila kasi literally, they are being persecuted unto death. Pero ito yung sasabihin ni Pablo. Ang daling pag-isip na, teka mo lang Pablo, hindi mo yata naiintindihan siya yung sabi mo. Pinapatay kami dito. Gusto mo, mahalin namin sila. Gusto mo, hindi kami magalit. Hindi namin sila murahin. Hindi namin sila gantihan. Pwede naman siguro kaming gumante kasi we have all the right to avenge. Pero sabi ni Pablo sa dulo, do not take revenge in verse 19, my dear friends, but leave room for God's wrath. It is written, it's mine to avenge, I will repay, says the Lord. This morning, nung pag-check ko ng account ko, nakita ko may isang write-up si Pastor John Philip Pesebre. Ito, controversial itong taong ito. Ang dami nakakaaway nito. Dahil ano daw siya, DDS daw siya. But what he wrote makes sense. Nasa panahon ngayon, dahil sa init ng galit natin, lalo tayong mamamayan, nawawala na yung pagiging tao natin. Nawawala na yung pagiging Kristiyano natin. Gusto natin mamatay na si to the point na binabasa ko yung mga comments, no? Doon sa yung unang post about sa ginawa ni Coco Pimentel. Ang dami nag-comment. Buti nga sa'yo, mamatay ka na. Mga ganito, ganyan. And tinitignan ko, sino kayo mga Kristiyano dito? And sad to say, ang dami kong Christian friends na nag-comment na ganun. Ayoko na lang pangalanan, pero kilala nila yung sarili nila. Na ganun yung sinasabi. Ngayon, hindi ko sila masisi kung bugso ng damdamin. Pero, brothers and sisters, someone must, tawag dito, yung kumbaga, tampalin tayo sa mukha natin at magising tayo sa ating mga sarili. Anong ginagawa natin sa panahong ito? We are not called to hate. Yes, we are called to hate evil, but we must love our enemies. Paanong pag-ibig? Do good to them. Do not curse.
bless. Pray for them. Nakalimutan natin na meron tayong kakayahan na ipanalangin sila. Nakalimutan natin na meron tayong kakayahan na itaas sila sa Panginoon. Mas matindi pa ito sa pwedeng gawin natin bilang mga tao. Kung gusto nating makaganti, kung gusto nating mabigyan ng hustisya, ano sabi dito? Let God repay evil for evil, not us. Sabi, leave room for God's wrath. Hayaan natin ang Panginoon. Mas matindi nga eh. Wrath ito ng Panginoon. And nakakalungkot kasi as Christians nakakalimutan natin na dapat may pinagkaiba tayo sa mundo. Ngayon kung tataas yung kilay nyo sa akin, sasabihin nyo sa akin, Pastor, hindi ka naman practical eh. Siyempre, tao rin tayo eh. I would agree that we are humans, but we are also Christians. Kung hindi ako magsasalita ng ganito sa atin, magpapatuloy tayo in downward spiral in hate. Magising tayo sa mga senses natin. Pag ang mga taong masasama ay gumawa ng masama, expected sa kanila yun dahil they are not believers, they are not Christians. Pero pag tayo ang gumawa ng masama, if we wish evil to those evil people, may problema tayo mga kapatid. Kasi hindi yun ang pagkakadesenyo sa atin ng Panginoon. Maari kung hindi tayo Kristiyano, pero kung Kristiyano tayo, brothers and sisters, we have no excuse to do what is good, to cling to what is good. Ngayon, I'm the first one who would condemn kung anong ginawa ni Coco Pimentel. Ako yung unang-unang magagalit. And in fact, nagpupuyos yung galit ko bakit na ginawa yun. But at the same time, sana sa ating galit, maalala natin na tayo ay biniyayaan din lamang ng Panginoon. We don't deserve God's grace. We should be in hell. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa atin, binigay niya kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, namatay siya para sa kasalanan natin. Since worse than what Coco Pimentel did, sin against God. A holy, holy, holy God. So before we start to hate and magsalita ng masasama laban sa kanila, let's come back to our senses. Ang ginagawa ko. Kristiyano ba talaga? Pag pinagtabi ko ba yung comment ko sa isang hindi mananampalataya sa isang mananampalataya, may pinagkaiba pa ba? O sobrang parehas na kami? I pray in this trying time sa panahon natin ngayon na puro kasamaan, galit, kamatayan, let us be salt and light of the earth. Let us bring hope to them. Yes, let us expose evil, but not to the point of spreading hate. Not to the point of being judge, jury, and executioner sa panahong ito. Sana kung papaano tayo galit na galit sa mga politician na yan, sa mga gumagawa ng mali sa paligid natin. Sana ganun din tayo kasipag at ganun din tayo ka-intense sa galit natin sa sarili nating mga kasalanan. That we should hate our sins even more. That we should hate even ourselves even more. Deny ourselves, carry a cross daily and follow Christ. At ganun din sana tayo kasipag at kainit sa pag-expose ng mga mali, ng mga false teachings. Kasi yun ang mas pinakamalaking problema. Yun ay nagdadala ng tao sa impyerno. Yung ginawa ni Coco Pimentel, temporal lang ang epekto. Pwede lang yung makapatay physically. Pero yung mga mali nating naririnig sa mga katuruan and theology and false teachings, even yung mga tinuturo natin, kung nagtuturo tayo ng mali, mahiya tayo sa Panginoon. And this is a very stern rebuke for everyone. Let us be Christians because we are Christians. And being Christians should be Christ-like. Now, hindi ko tinatanggal ang karapatan natin, kamuhian, magalit sa sitwasyon. But in our actions, in our reactions, let us season it with salt. Let us be loving. Let us be gracious. Tignan natin ito in the perspective ng isang Kristiyano. Let us not be like the world. I will end on this, sabi sa verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ang gusto ng haters
eh mag-hate ka. Idamay ka. Gusto ng kaaway ng mundo, eh maging kagaya natin sila. Ang gusto ni Kristo, eh maging kagaya tayo ni Kristo. Christ-likeness. Huwag nating hayaan ma-overcome tayo ng kasamaan ng mundong ito, ng galit, ng puot. Kundi huwag hayaan natin na managumpay ang pag-ibig ni Kristo sa ating puso at manaig ang kabutihan. Brothers and sisters, we are Christians. Wala tayong excuse ngayon. Hindi natin pwede sabihin, hindi, tao ako eh. Nagagalit ako eh. Sige, bibigay ko sa iyo yan. Pero anong gagawin mo out of your anger, frustrations, your hate against evil? Sana iba yung action mo na gagawin. Sana iba yung reaction mo na gagawin kumpara sa mga hindi mananampalataya. May the Lord bless you sa araw na ito. Nawa, na-touch ng salita ng Diyos sa mga puso natin, na-correct tayo kung kinakailangan, na-comfort tayo. Tingin sa lahat, mahalin natin ang bawat isa. I pray na mabago ang ating mga isipan sa panahong ito. Nire-reveal ng situation natin ngayon yung ating katatayuan sa ating spiritual lives. Kung gaano tayo umiibig. Kung gaano na ba tayo kalapit o kalayo sa pagiging kagaya ni Kristo. I pray na patuloy tayo masanctify sa salita ng Diyos. God bless you all. Let us pray. Father, isa lang panalangin namin ngayon. Give us a humble heart, a teachable spirit, Lord. A teachable heart. Na tumalima kami sa iyong salita, Panginoon. Na maiba kami sa mundo. Huwag kaming umayon sa mundo, Panginoon. Continue to grant us your repentance. Continue to increase our faith by studying your word. And help us, Lord God, to pray even more. Panalangin namin yung mga kaaway namin, yung mga kagalit namin, kit sa lahat, ang aming mga mahal sa buhay at ang mga kapatiran. That we should edify everybody, Lord. Everyone. Kahit sa distansyang meron kami ngayon. We thank you for your love, your mercy, and your grace. Be glorified. Sa ilang mga papuri po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Sorry, umabot ng 37 minutes.